Mag-iingat po tayo sa stroke, ha? Kahit anong edad, bata o matanda. Ngayon, ang bagong pag-aaral, yung mga mas bata ngayon, dumarami ang nai-stroke. Actually, sa matatanda, nababawasan nga yung numbers, dumadami sa bata. So, bakit? Pag sinabing bata, 45 years old and younger, 45, 30, 20 years old, ba't dumadami na stroke yung mga kabataan? Explain ko sa inyo ano yung mga dahilan. Kahit sa Pilipinas, mayroong mga celebrities na nababalita for the past many years na stroke sa batang edad. Risk factors, yung pa rin. Smoking, alak, diabetes, high blood, high cholesterol. Mga kabataan kasi ngayon, mas mabilis na ma-high blood. O lagi nakaupo, yung kain, puro mga processed foods, kaya mabilis. Ito yung dahilan ng nai-stroke, okay? Pag sinabi na stroke, usually sasabihin niyan, may nagbabara sa utak, ischemic stroke. Yan, may nagbara sa nangkulang yung dugo. Meron ding hemorrhagic stroke. Nagdugo, pumutok yung ugat, pumutok yung artery. Pwedeng may aneurysm o pwedeng walang aneurysm, basta pumutok sa high blood. Meron din tinatawag na transient ischemic attack. Ibig sabihin, sandaling panahon lang na stroke, na ngiwi siya, humina kamay, pero after 1 minute, a few minutes, nalusaw yung bara, gumanda ulit yung kamay, nawala yung mga na-paralyze. So, maganda to. Transient ischemic attack, parang mini stroke yan na nawala. Maraming klase. I-explain ko ano yung mga dahilan. Lahat po nagbabara dito, pero iba-iba ang pinanggagalingan. Minsan sa puso galing, minsan kusa lang kung lumalapot yung dugo. Maraming dahilan. Nakita nila, pag mga matatanda, ayan, oh, mas kumukonti na na-stroke. Kasi malamang dahil yung mga kabataan, ito, edad 15 to 34 years old, 35 to 44, tumataas 10%, 15%, 36%, 52%, dumadami na i-stroke sa mga mas batang. Ito, 45 above, nababawasan na nga. Ito, madalas ang dahilan ba't na stroke. Basta 45 and below, maagang nagbabara yung ugat. Maagang high blood, maagang diabetes, maagang cholesterol. Okay? Cardioembolism, galing sa puso. May problema sa puso. Doon nanggagaling yung mga tumitigas na dugo, umaakyat sa utak, stroke. Merong napupunit, dissection. Napupunit yung mga ugat artery dito. Kung napunit, ay nagdudugo din. May problema sa dugo. Lumalapot. May rare cause. May mga migraine. Ayan, no, ilang percent? 8 to 30. At minsan cryptogenic. Walang mahanap na dahilan. Basta na stroke lang. O, tingnan natin, ha. Number one, pwedeng malapot ang dugo. Tawag po dito, coagulopathy, coagulation problem. So, may tao, mas malapot ang dugo. Bakit? Merong iba genetic, namamana, may genetic abnormality. Meron din naman, malakas manigarilyo. Yung mga smoker kasi, pag naninigarilyo po tayo, bumababa yung oxygen sa baga, bumababa oxygen sa katawan. At pag kumukonti oxygen, nararamdaman ng katawan yun. Gagawin ng katawan, smoker ka, dadamihan natin ng dugo, red blood cell, para mas marami tayong mabigay na oxygen. So, magdadami siya ng red blood cell. Pag sumobra dami itong red blood cell, ito parang salbabida itsura, sisikip ang daanan. Lalapot ang dugo. Diba? Kumakapal eh, dumadami itong mga red blood cell. Lalapot ang dugo. Mas mabilis magdikit-dikit. Pag nagdikit-dikit yan, nag-blood clot, barado sa ulo. Prone sa stroke, polycythemia. Meron ding stroke galing sa puso. Ito, may model tayo ng puso. Maraming dahilan pwede manggaling sa puso. Merong mga congenital heart disease. Bata pa, may butas na sa puso. Hindi na ayos. So, pag may butas sa puso, minsan yung galing sa ibang parte ng katawan, galing sa paa na nagbuo ang dugo, pupunta sa puso, dapat mag-i-stop na doon, pupunta sa utak, dadaan from right atrium to left atrium, may ganon.
Meron ding isang klaseng butas sa puso na patent foramen ovale between right atrium, left atrium. Pag yung baby na sa loob pa ng tiyan ng nanay, open talaga yun. Itong butas dito sa may bandang taas. Pero pag pinanganak, dapat nagsasara. Eh, may ibang tao hindi nagsasara. Parang may flap dyan. So minsan, pag may nagbubuo sa paa na dugo, imbis na ma-stack up na sa lungs, hindi, lumulusot sa butas. Pag lusot, pupunta sa left atrium, left ventricle. Pag punta sa left ventricle, akit na niya sa aorta. So pag akit niya sa aorta, marami pwede puntahan yung namuong dugo. Pwede umakyat dito sa utak, pwede pumunta sa kamay, pwede pumunta sa paa. Maraming tatapunan yung para siyang bilog na tumigas na dugo, blood clot. Eh. So yun po, isa, patent foramen ovale. Pwede ding rheumatic heart disease. Pag rheumatic heart disease, ibig sabihin yung valvula nasira, nagkaroon ng bacteria. Usually tonsils yan eh. Tonsillitis sa kabataan, 5 years old, 10 years old, napunta dito sa valve, nagloko yung valve, nasira, may mitral regurgitation, may mitral stenosis. Kaya yung daloy ng dugo hindi na maganda, lumalapot ang dugo, tatapon din. Pag may nagbuo, akit sa ulo, na-stroke. Okay? Meron din infective endocarditis, nag-i-infection yung valvula na may sira. Magtatapon din ng dugo, baka may bacteria pa yon, tatapon dito sa ulo o sa kamay o sa paa, depende. Para siyang paano ba ma-explain? Para siyang pinball, 'di ba? Minsan may mga game, pag hindi mo alam saan pupunta yung bilog eh. Kung chumamba sa ulo pumunta, di may stroke. Pag sa kanan pumunta, sa kanan, pag sa kaliwa, walang makakaalam eh. Pag bumaba, pag hindi umakyat dito, nabarahan, pumunta sa paa, yung paa mababarahan, mangingitim yung paa. Kung sa kamay nagbara yung blood clot, yung kamay ang mamamanhid, kamay ang magkakaproblema. Kung bumaba sa maytian, pumunta sa kidneys, kidneys naman ang barado. So, ganun po nangyari. Meron ding atrial fibrillation. Ibig sabihin, nagloloko yung tibok. Imbis na normal na labdab, 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 yun ang normal na puso, nagloloko parang ngayon, nagbibilis, babagal yung tibok, mas bibilis na naman. Pag abnormal yung tibok, pwede rin mag-blood clot. So, ang daming cause galing sa puso. Tawag dyan, cardioembolic. Cardiac embolus, yung nagbabato ng mga namumuong dugo, delikado. Stroke ang papunta doon. Okay? Kaya ang binibigyan ng pampalabdaw ng dugo. Kaya sikat na sikat yung mga aspirin, mga Plavix, mga warfarin, Coumadin, mga pampalabdaw ng dugo para nga hindi ma-stroke. Merong stroke naman, ito common to sa mga kabataan, yung aneurysm. Sabihin, pinanganak sila abnormal yung ugat sa ulo. May lobo. Pwedeng genetic na lumalaki yan. So, pag lumulundo yan, pag mataas konti blood pressure mo, na-stress, nagalit, kumanta, umire, yung dugo, mataas yung blood pressure, mas mabilis siya mapunit eh. Kasi kung wala ito, di diretso lang, di ba? Kung puputok, dito puputok. Ito, yung dugo, papasok sa loob, lalabas. So, panipis to ng panipis, nag-headache yan. Headache. Pag pumutok yan, pwedeng maraming dugo lumabas. So, pag pumutok yan, brain hemorrhage, tapos maiipit yung pang-consciousness natin, mawala ng malay, mamatay yung tao. Okay? Yan ang brain aneurysm at mga stroke, pwede rin yan. Yan ang common. Polycystic kidney disease, may tao pinanganak na maraming cyst sa kidneys. Okay? So, nakita nila yung maraming cyst sa kidneys, mas naha-high blood. Kasi pag ang kidney nasira, kidney nagbara, mas mataas ang blood pressure. So high blood, pwede ma-stroke. Dito rin sa mga cyst na to nakita nila, pag marami kang cyst sa kidney, may pagkakataon, may aneurysm ka rin sa utak. Parang connected sila sa lahi. So pag may nakitang ganito sa ultrasound, bantayan din kung may aneurysm sa utak. Migraine, simpleng migraine, di ba? Maraming tao may migraine, sumasakit ang ulo. Migraine is one-sided yung masakit, humihilab, parang nagtatrab yung
Sobrang sakit, pag nai-stress, napupuyat. Minsan, bago dumating yung migraine, may nakikitang aura, may parang spark-spark, o merong ibang nararamdaman. Usually, migraine, headache lang, tapos na, yun lang. Kaya lang, rarely, bihira. Bihira lang, pero may chance na pag madalas ka nagma-migraine, mas mataas ang risk mo na ma-stroke. Okay? Bihira mangyari, pero kumpara sa taong walang migraine, yung may migraine, syempre, minsan nag-i-spasm yung mga ugat natin sa utak. Pag may migraine, habang humihilam masyado, minsan tumutuloy sa stroke. So, isang risk factor to pag may migraine, higher risk for stroke. So, lahat itong mga risk factor for stroke, kailangan babawasan natin. So, migraine dapat gagamutin. Ano pa yung mga nagpapataas sa stroke? Sigarilyo, nagpapataas sa stroke. Smoking. Alak, nagpapataas din ng stroke. So, alak na malakas, sigarilyo pa, may migraine pa, higher risk. Artery tears, minsan napupunit yung mga artery dito, kaya ingat sa mga sports na very violent, o minsan yung sobrang taas yung tingin na bigla, o minsan yung namamanipulate yung ulo, let's say bagong gupit ka, sinashampoo doon sa mga salon, iniikot-ikot yung ulo, masyado na overstretch, may napupunit. Kahit sa mga Cairo, marami naman Cairo na safe, di ba? Pero ingat lang tayo, may chance din minsan. Let's say, pag magaling yung Cairo, walang problema. Pero lalo na sa barbero, minsan iniikot lang yung ulo. O nilalaro minsan yung ulo, iniikot delikado. Pag iniikot, actually pwede mamatay, mapunit yung spinal cord or mapunit yung artery sa leeg. So either vertebral artery sa likod or carotid artery pwede. Drug abuse pwede rin. Cocaine, shabu, nakaka-stroke, biglang tumataas blood pressure. Birth control pills, tunay po to. Okay? Hindi ko sinasabi bawal uminom ng birth control pills. Kung yan ang paniniwala nyo, marami ng anak, kailangan mag-control, pwede po yan. Mag-usap kayo ng OB-GYN. Pero, pag iinom ng birth control pills, may konti, ulitin ko, konti lang naman, konting pagtaas ng risk ng stroke. So, kung healthy ka naman, pwede ka mag-birth control pills, okay. Pero, kung may high blood ka, naninigarilyo ka, o di ba, o may lahi ka na nagbubuo yung dugo sa paa, maraming varicose or something, hindi ka na bibigyan ng birth control pills kasi tataas risk mo for stroke. Di ba? So dapat yung healthy lang para kahit tumaas ang risk, kung yan lang naman ang risk mo, hindi ka dapat may stroke. Poor health habits, sigarilyo, puro fast foods. Yan. Prone to diabetes, high blood, kaya nai-stroke. Pag stroke, biglang nangingiwi, biglang na mihina, namamanid, basta bigla, kaya nga stroke. Dadalhin agad sa ospital within 3 hours. Kailangan po yun. Risk factors, high blood, obesity, kulang sa exercise, malakas humilik, hindi rin maganda, sleep apnea. Ito po, nabanggit ko na kanina. Stroke prevention, tuloy-tuloy lang exercise, kumain ng masustansya, control ang cholesterol, lalo na yung high blood. High blood talaga pinaka-control. At diabetes, tigil, sigarilyo, at alak. Meron ding tinatawag na aneurysm na discuss ko kanina, yung sobrang sakit ng ulo, pumutok dito sa utak. Yan, inulit lang natin, aneurysm. Kaya nagdudugo, aneurysm. Pag aneurysm or any brain problem, CT scan agad para makita may nagdugo ba, may nagbara. Pero kung aneurysm na hindi pa pumuputok, wala pa makikita sa CT scan. Kailangan mo cerebral angiogram. Naglalagay ng dye, nakikita yung mga ugat sa utak. So sa angiogram, makikita kung merong lumulundo. Ano, merong nakalobo. Pag may nakitang aneurysm sa angiogram, sabihin, laging masakit ang ulo. Paulit-ulit, pa-check tayo sa neurologist. Siya magsasabi kung kailangan i-check. Merong mga procedure, merong mga clipping ng aneurysm. Kiniklip siya, iniipit siya para mawala itong lobo. Or meron nilalagyan ng coil. Ito, hindi na talaga opera tawag dyan. Para mas minor yung procedure, lalagyan ng coil. Para mas stable, hindi pumutok. Okay? Marami walang symptoms pag brain aneurysm. Minsan walang headache. Pero pag sumasakit-sakit ng ulo, ibig sabihin, delikado, namamaga-maga na to, baka pumutok na siya.
Okay? Sana nakatulong tong video para makaiwas tayo sa stroke sa batang edad. Healthy living ang kailangan po. God bless.